magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagbilang sa iyong Diyos, iyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagbibigang, magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang dili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi, sa balat ng lupa, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon sa hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos,
baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Puon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya't pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugod niya upang sumainyo tuwid na. Ah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kaniyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kaniyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Kung sa ating karanasan ay palagi tayong pinagpapala, kung sa ating mga pangarap ay parang madali nating nararating, kung sa ating pamilya ay maraming nagaganap na maganda, ito ay mga umpisa pa lamang. Sabi nga natin, the best is yet to come. Ang ganda, no? Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos, ang pagbibiyaya ng Diyos ay hindi natatapos sa oras na narating na natin ang tagumpay. Sapagkat mayroon pang darating ang Espiritu ng Katotohanan. Ang Espiritu ng Katotohanan ang siyang magbibigay sa atin ng giya o magbibigay sa atin ng daan upang maunawaan nating lahat ang nangyayari sa ating buhay. Sabi nga sa Ebanghelyo, hindi nyo mauunawaan. Ibig sabihin, kahit na tayo ay aral, kahit na tayo ay marami ng magandang karanasan na kaugnay ang Diyos, hindi pa rin natin ito mauunawaan kung hiwalay ito sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Marahil ang Ebanghelyo ay paghahanda sa atin kung ano pang best ang darating sa atin. Pero ito lamang ang sigurado. Ang mga taong nakaugnay sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang Espiritu ng Katotohanan ay taong nagpapasalamat at hindi tao na humuhusga. Tayo ba ay taong nagpapasalamat o taong nanunumbat? Kasi dito na pag-iiba kung anong klaseng Kristiyano tayo sa harapan ng Diyos. Kapag maganda ang nangyayari, kapag palaging tumutugma sa ating pangarap at isipan, tayo ay nagpapasalamat. Pero bakit kapag hindi na maganda at may konting problema, nag-uumpisa na tayong manumbat? Hindi ito ang Espiritu ng Katotohanan. Ang Espiritu ng Katotohanan
ay gumagalaw sa tama at nagtatama ng mali. Upang maunawaan natin na ang paglalakbay is yet to come, hindi pa kumpleto. Tayo ay nagpapatuloy. Tayo ay nagpapatuloy sa paglalakbay upang makamit natin bilang Kristiyano ang kabanalan ng buhay. Sapagkat hindi nakaangkop sa makamundong batayan ang kasiyahan ng tao. Ang kasiyahan natin ay magiging kumpleto kung tayo'y nasa piling na ng Diyos sa kaniyang kaharian. At gagabayan tayo ng Espiritu ng Katotohanan na siyang magiging landas, magiging ilaw, at magiging konsensya ng bawat isa na palaging gumawa ng mabuti kahit na tayo'y nagkakasala sa mata ng Diyos. Hindi tinutuldukan ng Diyos ang ating buhay. Hindi niya tinatapos sa pamamagitan ng Espiritu ng Katotohanan. Matututo tayo, makikita natin na ang tunay na ligaya at ang tunay na saya ay sa Diyos lamang pala tunay na makikita. Sapagkat ang lahat ng ating nararanasan ay pansamantala lamang. Ang tunay na forever ay nasa Diyos sa kalangitan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkus ipinadala niya sa atin ang kaniyang banal na Espiritu, sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Akayin nawa kami ng Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga wala nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhay na alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo.
Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Taon, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway ni makang patuwa mula sa libingan ng O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang, puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin po sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,